So meron ka ng folding bike and nakabili ka na ng basic accessories. Tara, ride na! Ops! Wait lang muna. Inay ng kaunti. Bago ka mag-ride, dapat ay alam mo na ang mga tinatawag nating cycling etiquettes. Kung nagda-drive ka ng sasakyan, probably ay alam mo na ang ilan sa mga ito. Pero mas maganda kung ika-countercheck mo na din with this little guide. Malay mo, hindi ka pala aware sa ilang mga bagay-bagay. But actually, this is pretty basic dahil tamang reasoning or civility lang naman ito. Kung meron ka niyan, then go right ahead and ride. Pero, i-check mo na din itong video na ito at baka may mapulot ka kahit kaunti. Since ang cycling etiquettes ay when using the bicycles in general, we just added a little bit to tailor fit sa mga folding bike users since may kaibahan ng kaunti dahil sa nature ng ating mga foldies. For me, it's okay if proud ka na nakagaseron lights ka or brighter. I even recommend na mataas talaga dapat ang brightness ng front light mo if bike to work ka or madilim talaga ang ruta mo. Pero wag na wag mong itututok directly sa sasakyan. Nakaangulo dapat or yung nakapababa naman para hindi masilaw yung mga kasalubong mo. Ito ay para na din sa safety mo. Kumbaga, wag na natin bigyan pa ng chance yung mga kasabay natin sa daan na makakommit ng error dahil ang kaunting pagkakamali sa daan ay malala ang kinakalabasan. Ang ilaw mo dapat ay either white or yellow. Wag mo na haluan ng blue, red or kahit ano paman pag sa harap ng bike mo ilalagay. For me, I would suggest huwag ka na gumamit ng blinker sa harap if may front light ka na. Pero if ito talaga ang trip mo in the name of visibility, huwag sana yung kasing lakas din ng front light mo. This is for the simple reason na masakit sa mata ang mga maliliwanag na blinkers. Try mo tignan ang ilaw mo na nagbi-blink to gauge if nakakasilaw ba or hindi. You may also ask your driver friends how is it for them. Sa taillights naman, please use red output of color only. Yes, meron tayong nakikita sa market na white, blue, green at iba-ibang magagandang kulay. But the ideal taillight color is red. Other colors can only provide confusion sa nasa likod mo. Pagdating sa output naman or sa brightness, pag lumagpas sa 100 lumens, medyo malakas na yan. Again, ito ay para sa akin lang. Madami na din kasi ako nakikita na klase ng blinkers na more than 100 lumens and nakakasilaw talaga siya. Kung hindi naman nakakasilaw, eh medyo annoying na para sa mga nasa likod mo. Minsan kasi inaakala natin na the brighter blinker you have, the better. Ano? Kumbaga parang mas visible ka sa daan without knowing na yes, visible ka nga, marami namang maaasar sa'yo and probably instead na maging safe ka, eh ito pa ang maging mitsa para malagay ka sa alanganin. Pero if ganito talaga kalakas ang ilaw mo, the least that you can do is itutok pababa at huwag yung nasa line of sight nang nakasunod sa'yo. So, needless to say, dapat may ilaw talaga tayo sa harap at likod pag nagbabike sa gabi for visibility. But, as a rule of thumb, the best color combination ay white sa harap, red naman sa likod. Bring your own tools so you won't have to rely on a fellow cyclist for help. Bukod sa pagiging self-reliant mo, ay makakaiwas ka pa sa pagpila o pagantay na maserbisyuhan ng mga bike shops. Hindi naman kasi laging pagpunta mo doon ay ikaw na agad ang aasikasuhin. Siyempre, minsan may mga mas nauna pa sa'yo. Needless to say, we have to follow the rules of the road. Hindi lang kasi tayo ang gumagamit niyan. Matter of fact, we are just a minority in terms of road use. So, let us do our best not to be an annoyance to other motorists para sa safety din kasi natin ang pagsunod. For instance, yung paghinto sa stoplight. If motorists don't expect you on a certain side of the road, that means yung mga reflexes nila ay mas mabagal kaysa sa normal. Or even totally wala kasi nga hindi ka na nila ina-expect doon. So, pag walang anticipation, naka-full throttle talaga sila kumbaga. Maybe we have a right on the road, but what we must always exercise is what we call road courtesy or ethical use of the road. Kumbaga, makisama din tayo sa daan. Dahil sa daan kasi, you can be right but be dead. Mag-give way sa pedestrians. If dadaan sa footpath or sidewalks, akayin na lang ang bike or wag mo sila madaliin dahil right nila yung part na yon. Makisuyo ka, makiusap, yung tipong excuse me po, may kidaan. Let us build a positive image. In coexisting with cars naman, paunahin mo na yung mga mas mabibilis na sasakyan if may option ka naman. Then, if naka-encounter ka ng girian, isipin mo lang lagi na may pamilya ka pang uuwian. On the other hand, if a nice and patient driver yields for you, acknowledge them by a nod, thumbs up, or a shout of thanks. At least this gives a good vibes to both of you. For a driver kasi, baka hindi mo alam ito, it gives enough motivation to be considerate to the next cyclist that he will encounter. Be predictable. For instance, if you're crossing to the left, then be on the left-hand side and not criss-crossing in front of cars. Learn to use hand signals, but do not assume that because you have used them, someone will automatically yield. This means you have to check carefully if you have a clear path to go through before proceeding. Since folding bikes ang gamit natin, I'm sure madami din sa atin ang nagpapasok ng foldie sa loob ng establishments.
Needless to say, mas okay i-carry or i-roll if malinis-linis ang gulong instead of maputik or may mga sabit-sabit. I'm sure you would agree to that. Pero ito ang pinaka-importante. Since pandemic pa din tayo ngayon with growing number of variants, meron tayong lahat na iniiwasan na virus. So please let us mind where we place our folding bikes even if naka-fold. For instance, iwasan natin na maglagay sa cart na siya ding nilalagyan ng mga grocery items ng ibang customers. Although hindi naman talaga 100% na malinis ang mga carts, pero imagine yung gulong mo eh kung saan saan at kung ano-ano ang nadaanan, tapos ilalagay mo sa cart na nilalagyan din ng mga pagkain ng ibang customers, di ba? So yung pag-transfer ng possible virus ay maiwasan sana. Ang mga FBs natin ay pwedeng-pwedeng isakay sa mga pampublikong sasakyan. Ang tanong lang, kung nagagawa mo ba ito ng tama? For newbies, let me give you some common sense tips. Una, when boarding any public transportation vehicles, make sure na nakatupi ang folding bike mo to its maximum fold. May mga nakikita tayong half fold lang ang ginagawa. Okay lang naman ito if maluwag ang sasakyan. But in most cases, ay hindi ganyan ang sitwasyon. Dito ay may advantage na ang mga naka-Brompton or Pikes, carry me, or any compact 16-incher or smaller dahil maliit yung mismong fold nila originally. But, it does not mean na dahil bulky ang fold ng FB mo ay hindi mo na aayusin ang pagkakatupi. Now, after maitiklop ng maayos ay itabi mo na sa'yo ang FB mo yung tipong hindi nakabalandra. Para ka lang naman may malaking bagahin yan na hanggat maaari ay hawak-hawak mo pa nga, diba? Obviously, dapat ay hindi naman ganun kaputik ang gulong pag isasakay sa mga sasakyan, di ba? Malaking tulong din ang Velcro para hindi kumalas sa pagkaka-fold yung folding bike mo. To be quite honest, this is something that we're doing more for others than for ourselves. Pero it builds a very sound character if we practice these things. For instance, if you are paying attention on how you keep your foldies with you inside a public vehicle, may iwasan yung mga untoward incidents. Alam naman natin na tayong mga nagbabike ay madaling mag-generalize ng publiko sa negatibong aspeto. Kaya hanggat maaari sana ay iwasan natin na maging annoyance when mixing with the general public.